Magkano ba itong apartment na to and bakit sobrang cheap niya? I think one of the reasons is pag tumingin kayo dito sa likod ng apartment. Sa likod ng apartment, ito ang inyong view. Ayan guys. Ang view nyo ay graveyard. So, nasa likod tayo ng cemetery. So, take note ah. Cemetery yan. Guys, tapos ko na kayong i-tour sa aking humble apartment. So, thank you so much for watching. No? Pero hindi ko pa nasasabi kung magkano nga ba itong apartment na ito at bakit cheap. So, una sa lahat siguro, yun nga, pinakita ko sa inyo kung bakit siya cheap dahil next to graveyard siya. Bruh. And pangalawa is, nasa city siya, hindi lang yun, itong apartment na to ay para talaga sa mga university students. Dahil ang university ay parang 5-minute walk lang from here. Ayan. So, ang ating mga neighbors ay mga university students. Talagang mga bagets pa talaga. And, tawag dito, yun yung pangalawang reason kung bakit siya cheap. And, pangatlong reason nga pala kung bakit siya cheap, it's because luma na siya. Okay. Ayan. So, luma na tong apartment na to. As in, makikita niyong luma na talaga. So, if mapapansin niyo dun sa ating bathroom, nakita niyo meron ng mga ano, tuklap-tuklap. So, luma na talaga kasi siya. Kinuha ko rin tong apartment na to, fourth reason kung bakit ito rin yung napili ko. Dahil, nandito na lahat yung furniture except for our washing machine. And also, nandito na rin, provided na rin dito, yung kanilang internet, which is 5G and unlimited data. And sobrang bilis talaga. As in, wala akong problema pagdating sa Wi-Fi nila dito. Home Wi-Fi nila dito. And also, ito yung cheapest na nakita ko sa advertisement. So, kung dati, nagbabayad ako ng almost 51,000 yen sa Leo Palace apartment. Dito, nagbabayad lang ako ng 22,000 yen. But, hindi pa kasama doon yung ating parking space. So, ang parking space ay may kamahalan, which is 6,000 yen. So, 22 plus 26. And also, dahil under ito ng company housing, so bali meron tayong middleman, which is Interact. So halimbawa meron akong problema dito sa apartment, hindi ako dederecho kay may-ari, no, kay apartment owner, kay Interact ako magsasabi. So si Interact siya yung magko-communicate. So yun yung parang binabayaran ko na almost 2,000 yen. So all in all, ang binabayaran ko dito is 30,000 yen monthly. So napakalaking saving noon, no, na 20,000 yen. So in the Philippines, it's almost 10,000 yen, 'di ba? And kaya ko 'to ginawa, kaya ko lumipat dito is because sa second year ko dito sa pagstay sa Japan, magbabayad na ako ng pension and lalaki na ang aking NHI or National Health Insurance. So hindi pa dumadating yung bill na yon. I'm not sure. Before, ang binabayaran ko is 2,000 yen a month. Pero I heard from other ALTs that after a year, I'm gonna be paying 18,000 yen for my NHI. So, di ba, ang laki nung tinaas. So, 16,000 yun yung tinaas. So, kaya nag-cut cost ako. Ayun, guys. And, ayun, nakita nyo, di ba? So, nailikod natin is graveyard. Bruh. And, para naman sa akin, wala naman akong nararamdaman na, ano, ghost or something. Which is, in the first place, hindi naman kasi ako naniniwala dun. Kaya wala akong nararamdaman, di ba? Ano lang yung downside ng paglipat ko dito? Mas comfortable dun sa Leo Palace kasi mas maganda, no? And at the same time, may furniture dun eh. May table, 'di ba? May chairs and may closet.
So, ang downside lang talaga is bumili ako ng furnitures at ng kung ano-ano dito. Pero hindi naman gaano kalaki yung nagastos ko. So hindi siya umabot ng 10,000 yen, 'di ba? So parang nasa 5,000 yen nga lang siya. Siguro ang downside din is yung sa laundry area ko. Wala talaga akong mismong laundry area, kaya pinupush ko pa 'yan, and bibili ako ng washing machine base para pag tinula ko siya, madali na lang. Ayan. Kung magtatanong kayo paano lumipat, ano yung mga procedure, kung paano sa paglipat ng bahay, madali lang ba or mahirap, well, sasagutin ko yan sa ating next vlog. And to answer that question, hindi madaling maglipat. Ayan, madami kang aasikasuhin. And sasabihin ko yan sa ating next vlog. Well, thank you so much for watching, Oranghista. And I hope you like my second apartment tour. So I know this is not one of the most beautiful apartments that you've seen on YouTube, but what I like about this apartment is it's very accessible to all places. Like the grocery store is just 2-minute walk from here, and Donki is like 6-minute drive from here, and university is near from here. So the agency of this apartment is 1-minute walk from here. So dami, and the church is also near from this apartment. So napaka accessible talaga. And the station is near from here. My Nihongo class is near from here. So ayan, napaka gusto ko talaga yung apartment na to. Ayan. And I hope magstay pa ako dito longer, no? Aww. So yun guys, thank you so much for watching, and thank you for giving this video a thumbs up. So a thumbs up. Yeah, thumbs up. Thank you so much. And if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. So napansin ko doon sa video analytic ko, 70% ng nanonood ng aking video ay not subscribed yet. Bruh. So ano ba naman yung isang click para na mag-subscribe kayo? So mag-subscribe na po kayo, please. Ayan, I'm begging you. Ayan guys. And also, ang ating pag-uusapan next vlog is paano pumayat? Paano pumayat? Ayan. So yan guys, thank you so much for watching again, and have a great weekdays ahead. See you!